ko ngayon ang tinatawag natin thermal fuse. Napakahalaga ito sa ating electric fan. Ito yung kukuha ng init dito sa coil para malaman niya kung kailan siya bibigay. Pag nasa tamang init na pwede siyang bumigay upang ma-functionan yung ating coil dito. Ngayon, kung wala naman ito, na-diretso mo ito ng ano, ng connection mula dito hanggang dito. Ito yung common natin. Sa itong linya na to papuntang capacitor. At ito yung pinaka-main line ng ating coil. So, kailangan natin lagyan ito ng thermal fuse, kung tawagin nila. Ngayon, ito yung bibigay sa oras na magkaroon tayo ng overloading dito o overheating. Dalawang purpose kasi nito eh. Pag nag-overload, siyempre, iinit din itong coil. Matutunaw yung nasa loob nito upang putulin yung connection niya doon sa kuryente para maiwasan yung sunog. Maring ikasunog pa ng bahay eh. Mula ito eh. So, ito yung main line natin mula sa 220, yung isang linya. Yun ang gagawin natin, connection. So ito yung capacitor, mula capacitor. Ayan. Tapos ito yung main line, pinaka common line. Ito namang tatlo na to, ito yung magsisilbing speed controller. Papunta naman ito sa switch, itong tatlo. So ito yung ano natin ha, thermal fuse, magkocontrol ng bibigay siya sa oras ng kailangan bumigay pag magkaroon tayo ng overload dito sa coil at magkaroon ng overheating, so upang maiwasan yung sunog ng bahay. So kailangan din na magandang pagkaka sundan ito.